Disclaimer. This video is for educational purposes only. Computer self-repair. Tips, tricks and solution. Do it at your own risk. Welcome to Ryan Pet Review. Okay guys, welcome back sa ating shop. Okay. Ngayon ang ituturo ko naman sa inyo is yung POST, okay? Built-in din sa ano yun, sa motherboards. Okay, yun yung nangyayari tuwing nagbo-boot yung Windows niyo, yung tunog. Okay, pagka-inon niyo yung computer niyo, tutunog. So, gaano ka-importante yung POST or post or power on self test. Okay? Sobrang importante 'yon. Okay? Bakit? Kasi dun pa lang pag on nyo pa lang ng computer niyo, malalaman niyo na kagad kung anong sira ng computer niyo eh. Okay, nagbibigay ng ano 'yan eh, ng hint. Okay, may beep codes 'yon eh, yung tinatawag nila eh. Okay? So ipapakita ko sa inyo 'yon, yung beep codes niyan tapos magsasimulate tayo ng mga errors within that power on self test. Tapos yung isa pa yung CMOS, kailangan nyo rin malaman yon, yung BIOS setting. Yung BIOS is basic input output system. Okay, so yun yung pinaka parang main operating system ng motherboard natin. Kung wala pa si Windows, yun muna. Okay, say BIOS to, yun ang firmware ng motherboard natin. Okay, so meron tayong BIOS chip, okay, kung saan naka-store yung firmware, yung pinaka main operating system natin. Tapos yung CMOS naman is yung complementary metal oxide semiconductor. So sa kanya naman naka-registered yung mga hardwares, mga hard drives, mouse, keyboards, lahat kung ano nakadikit sa motherboard natin nasa kanya. Okay, saan nagko-control, nade-detect ngayon. Ngayon si POST naman, si power on self test, doon pa lang sa word na yun, power on self test, tinetest niya kung present yung mga hardwares ng motherboard natin, kung may error or wala. Hinahanap niya yun bago siya mag-open, bago siya magtuloy ng boot sa Windows natin. Okay, papakita ko sa inyo yun dito sa computer natin, sa likod natin. Okay, kung ano yung sinasabi kong beep codes. Okay, tara. Okay guys, dito sa desktop. Okay. So ito yung desktop ko. Okay, turn on ko. Pero pakinggan nyo yung beep pa. May beep yan eh. Yan, tulad lang. Beepin natin ko na. Okay. Yan. Yan, yung beep na yan. Okay. Tapos yan, tingin lumabas. Okay. Okay guys, narinig nyo isang beep code, yung nag-beep gumanon. So, ang ibig sabihin nun is okay yung motherboard natin, walang error. Okay? Kasi kung may error yun, hindi siya mag-beep ng isa. Magbibigay siya ng ibang beep codes. Okay, ngayon, yung pinakita ko naman sa monitor na error, hindi niya error yon, hindi error ng motherboard yon. Ang sinasabi ng computer natin is wala siyang ma-detect na operating system. Okay, bakit? Kasi, yung operating system natin naka-installed yon sa hard disk, sa hard drive. Okay, so, since nagsasimulate tayo ng error, tinanggal ko yung hard drive. Okay, kaya para makita natin yung difference ng error ng motherboard at error ng walang operating system. Okay, so ipapakita ko sa inyo na nakatanggal yon yung hard drive nun. Okay, sige, pakita natin. Ito, dito tayo sa desktop ulit. Okay, so ito yung connection ng
hard drive ko. Ayan o. Okay. Ito ang connection niya. So, pwede ko ito i-connect automatic. Kasi ito parang USB type ang ano eh. Okay. Ayan. Kinonect ko na. Okay. So, re-restart ko ngayon yung computer. Okay. Pakinggan natin ulit yung beep. Okay. Under yung CPU natin. Tapos tingnan natin yung... Ayan. See? So, ibig sabihin gumana, di ba? Tapos, enter. Okay. Ngayon ito naman, papakita kong isang error ulit ng beep codes. Tatanggalin ko muna sa saksakan para mamatay muna siya. Okay. And tatanggalin natin si memory, yung RAM. Ayan, tanggalin natin yung memory. Tingnan natin kung anong beep codes ang makukuha natin. Okay. Yan, on ko na. Pakinggan niyo yung beep code. Okay, naka-on na. Yun, ang bilis ng beep codes niya. Isa pa. Isa pa. Yan, narinig niyo yung beep codes na yun, yung mabilis na tititit. Okay. Okay, para mas maintindihan natin, i-ano ko isang computer. Okay. So, nakita nyo, kinonek ko yung hard drive. Lumabas na yung operating system niya, yung Windows XP. Okay. Pero nung tinanggal ko yung memory, okay, nagbigay siya ng beep codes. Okay. Ibang beep codes naman, dalawang magkasunod na beep codes. Sa ibang computer yon, mahaba yon. Mahaba yung tunog na yon. Mahaba yung tunog na yon. Okay, papakita ko sa inyo. Doon sa isang computer na yun, kasi pinagpalit ko na sila para mas malinaw yung beep codes na sinasabi ko. Okay, dito tayo sa desktop ulit. Yan, tatanggalin ko yung memory niya. Okay. Ito yung sinasabi kong beep codes na mahaba. On ko na. Ayan, naririnig nyo yan. Okay. Kasi wala siyang memory. Okay. Ibabalik ko. Tingin ko muna. Okay. Tapos babalik ko yung memory. Okay, nakabalik na yung memory ha. Ayan. Pusaksak ko na siya. See, isa lang tunog niya. Tapos ito na, lumabas na siya. Okay. Okay. Yung beep codes na yon, yung mabang beep codes na yon na tanggal ang memory. Anong ibig sabihin nun? Kasi dalawa ibig sabihin nun. Either yung memory mo, yung RAM mo, is... either yung memory RAM mo na ganito, memory chip mo, is sira na siya, okay, na need na replacement or kailangan linisin. Okay, lilinisin natin itong pinaka... itong gold-plated na to. Okay, or minsan,
yung mismong slot. Kailangan linisin, madumi, hindi nagko-contact. Okay. So, yung beep codes na yun, ang sinasabi niya, wala siyang ma-detect na memory. Okay? Okay. Ngayon, halimbawa, si memory hindi natin tinatanggal sa desktop motherboard, no? Inon natin. Okay. Tapos, walang beep code. Okay? Wala yung isang beep. Okay? Walang beep code, wala kang maririnig. Tapos, hindi rin nag-on si computer. So, anong problema nun? Okay. May mga possibilities. Okay? Ang unang gagawin mo dyan, tatanggalin mo yung memory mo. Okay, yung RAM, tatanggalin mo. Okay, ito. Tatanggalin mo sa motherboard. Tapos, i-on mo ulit yung computer para gumana na naman yung power on self-test. Okay? So, pag on mo na sa kanyang ganun, at nag-beep siya, nagbigay siya ng long beep, ibig sabihin, sira na yung RAM mo. Eh, paano kung wala pa ding beep? Tinanggal mo si memory. Pag on mo, walang beep. Ano ibig sabihin nun? Okay. Ang mga possibilities nun is 1. Sira na yung CPU mo. Okay. 2. Baka sira yung motherboard mo. Kasi yung motherboard mo nagsusupply ng kuryente sa CPU. Okay? Sa processor chip. So kung sira si motherboard, hindi makakapag-supply kay CPU. Okay? Pangatlo, baka madumi yung processor slot kung saan nakalagay si CPU. Okay? Baka sira yon. Ngayon, pwede natin linisin yun. Magagawa tayo ng separate videos regarding sa paglinis ng motherboard. Okay? Lalaban natin yung motherboard sa ibang video. Tapos, regarding naman sa motherboard, kung sira yung motherboard, okay, gagawa natin ng separate video regarding sa BRM ng CPU, voltage regulator module. So, yun yung nagsusupply sa ano eh. Yun yung BRM section na nagsusupply sa CPU. Okay? So, ngayon mag-isolate pa tayo ng ano, ng isa pang problema sa desktop. Okay? Ngayon, nakita nyo na yung ano, diba, sa hard drive. So, kung walang hard drive, yun ang lalabas. Hindi nyo madedetect yung operating system. Okay? So, magpapakita pa tayo ng isa pang error. Okay? Okay guys, ito na yung desktop ulit. So, re-restart natin yung computer natin. Okay? Ito, restart natin. Ayan, wala na dun. Okay, pakinggan natin yung beep codes ulit. Okay. Iba yung beep codes na yun, di ba? Sa ano yun, sa normal, di ba? Dapat isa lang. Beep, ganun lang. Ito, iba na naman. Kung titignan natin sa monitor, kung anong error niya, ayan, o. Okay. Keyboard not found. Okay. Kasi nga, dinedetect niya lahat, eh. Ibig sabihin, good si motherboard, eh. Dinedetect niya lahat ng nakadikit sa kanya. Ngayon, wala siya madetect na keyboard. So, nagbigay siya ng error na beep code na naman. Okay. So, kakabit natin yung keyboard natin. Okay, kakabit natin keyboard. Okay. Milaw na yan. Ito, tanggalin natin. Tanggalin ko lang, ha. Oh. Walang ilaw. Kakabit ko. Okay, may ilaw. Ngayon, re-restart natin siya. Okay. Pakinggan natin yung beep code ulit.
Okay. Meron pa rin siyang beep code na error pa rin. Kung titingnan ulit natin sa monitor natin, ang sinasabi niya is CMOS date time not set. CMOS settings wrong. Press F1. Okay. Press F1 daw. Okay. Mali daw kasi yung oras natin. Okay. So, punta tayo sa oras. Standard CMOS. Okay. Ayan. Mali yung date natin, oh. 2007 pa, oh. So, baguhin natin. August 16. Okay. 2020. Okay. Yung oras natin is 3 o'clock. Military time to, so 15. Ganun, 3:30. Okay. Tapos, F10 natin. Sisave natin, F10. Ayan. Okay. Click okay natin. Tapos, pakinggan natin ulit yung beep codes. Okay. That's the desktop ulit. Yun, isa na lang. Okay na, Ibsibin, good to go na. Tignan natin sa monitor. Okay. Okay. So, yun, narinig nyo, isang beep na lang, inayos natin yung keyboard, tapos inayos natin yung oras niya, tsaka yung date, yung CMOS, ano, yung clock. Okay. So, lahat yan na de-detect ng motherboard natin kung wala si keyboard, wala si operating system, wala si memory. Yun ang ginagawa ng power on self-test. Okay, so, ganun siya ka-importante, yung power on self-test na yan. Okay, kung nakikita yun sa likod ko, yan, okay na yung computer. Ngayon, yung isang error kanina, yung clock, isa pang mahalaga yon. Okay? Bakit nangyayari yon? Okay, kaya nangyayari yon dahil dalawang possibilities ulit. Yung isa yung battery natin, may battery kasi yan, may built-in battery yan, na baka kailangan ng palitan. Okay? Baka wala na siyang charge. Okay, yung pangalawang possibility is motherboard problem din. Okay, so lahat yan, sa susunod na mga episode natin, yung sinabi ko kanina na BRM section ng CPU, yung supply ng motherboard sa CPU, tapos yan sa may BIOS setting ng RTC, yung real-time clock niya, ituturo ko ng isang episode dyan, sa board level na yun eh. Okay, ngayon papakita ko lang sa inyo kung saan yung baterya na sinasabi ko. Okay, so pag gano'n ang nangyayari, pwede nyo palitan yung baterya. Tapos set nyo yung date. Pero pagka pinalitan nyo yung baterya, tapos gano'n pa din, may problema ka sa motherboard. Which is yun ang, sa mga susunod na episode natin, yun ang gagawin natin, yung board level. So kailangan nyo lang muna makita kasi lahat yung basic eh. Okay, so papakita ko yung baterya, kung saan yung baterya na yon. Ayan, nakikita nyo yung baterya na yan. Ayan. Ayan. Pinapalitan yan, tinatanggal lang yan. Okay. So yan ang isang problema ng pag nagbabago-bago yung oras at hindi niya nasisave kasi wala na siyang baterya. Kasi yan yung in charge sa pagsisave ng oras ng CPU natin. So kahit nakapatay si CPU natin, gumagana yung baterya. So yung clock updated. Pero pag patay na yung baterya at walang power si computer, wala mag-provide ng power para dun sa memory. Okay?
Ayan yan, yung baterya niya, 3 volts. Okay, CR2032. Okay. Ayan, kita nyo na yung importanteng beep codes. Ngayon, susunod natin yung ano, yung CMOS, yung BIOS, yung basic input-output. Importante din yun eh. Kasi doon natin makikita naman kung ano yung mga naka-install sa motherboard natin, like graphics card, hard drive, keyboard, floppy drive. Eh, floppy drive wala naman na ngayon. Doon natin makikita ang USB natin, kung nakakonek ba. Okay? So, papakita ko sa inyo yung basic input-output. Okay? O kaya yung tinatawag nilang computer main operating system, yung firmware. Okay? Tara. Okay, dito tayo sa motherboard. I-restart ko ah. Okay. Papasok tayo sa BIOS setting. Okay. Start. Pipindutin ko yung delete. Okay. Itong sa pinipindut kong delete. Okay, yan. Iba-iba yan. Kada ibang motherboard, ibang manufacturer, iba-iba ang pagpasok sa main operating system natin, sa BIOS natin. Okay, yung iba, pwedeng F1, F2, F6, F9, 10, 11, 12, pwede yan. But in this case, ano delete ang natin eh. Pagpasok natin sa BIOS settings. Okay, ngayon sa BIOS settings, anong makikita natin? Okay. Yan. Okay. Yan, real-time clock na yan. Importante yan. Okay, tapos ito. So, ang ibig sabihin yan, nade-detect ng motherboard natin, ng CMOS natin, na mayroon tayong hard drive. Okay. Tapos, i-skip tayo. Ito naman sa advanced setup naman, makikita natin dito is yung kung saan siya magbo-boot yung computer natin, yung motherboard, saan siya magbo-boot. Yung first boot device niya is hard drive. Okay? Yan yung hard disk niya. Ayan. Okay? Boot other device enabled. Ganun ba? Kung may USB ka, magbo-boot siya sa USB. Yan, importante yan dyan. Okay. Ito sa mga chipset to, so sa motherboard to, ito hindi nyo na kailangan galawin to eh. Okay. Integrated peripherals, yan din yan, yung mga USB, SATA, kung ano may nakadikit na yan, sa audio controller, naka-enable, naka-disable. Kasi yan, pagka, halimbawa to, i-disable natin yan. Hindi ma-detect na yung hard drive natin kasi nasa IDE controller siya. Ayun no, enabled IDE controller. 'Di ba? Ngayon kasi tingnan nakalagay yan, onboard IDE controller enabled. Pag disable natin yan, hindi ma-detect yung hard drive natin kasi kung makikita nyo, nasa dito may standard. Ayun no. Kita niya nasa primary IDE slave ang hard disk natin. Okay? So pag disable natin 'yon, hindi ma-detect yung hard disk natin. Hindi rin siya magbo-boot sa operating system natin. So dito, 'yan, SATA controller, lahat 'yan naka-enabled lang lahat 'yan. Okay? Ngayon, pag naglo-loko yung Windows nyo or yung motherboard ninyo na hindi nyo alam kung anong nangyayari. Okay? Dito, pwede ka rin mag-set ng password. Yan. Okay? Pero hindi advisable yan kasi pag nakalimutan nyo yung password yan, nako, mahirap. So, huwag nyo nang galawin yan. Ngayon, pag naglo-loko yung motherboard ninyo, yan ang pipindutin nyo. Yan, load default settings. Kung anong settings ng motherboard nyo, ng manufacturer, babalik siya dyan. Parang kumbaga hard reset yan. Or soft reset ng motherboard. Okay?
okay ka lang. Yan lang. Tingnan natin kung nabago yung oras. Hindi naman. Okay? Iloload lang niya yung default settings ng motherboard mo kasi baka nakalikot mo or whatever. So, kung nalito ka na, hindi mo na alam, load default settings mo na lang para bumalik sa dati. Okay? Huwag kayo maglalagay ng password dito unless hindi kayo makakalimutin. Kasi hindi nyo magagamit yung motherboards nyo pagka may password at nakalimutan nyo. Kailangan nyo mag-reset ng memory. Okay? Ito, soft reset. Okay, soft reset ng motherboard. Tapos, itong frequency voltage na to. Kung hindi nyo kabisado pa rito, tama na lang yan na naka-auto. Ayan, tama lang naka-auto na ganyan. Okay? Kasi, ang tawag dyan ng iba is parang overclocking. So, kung mabagal ang computer mo, pwede mong pabilisin. Okay? CPU frequency is 200 MHz. Okay? So, ito yung RAM frequency mo is auto. Kung di mo kabisado yung specs ng memory mo, huwag mo nang kalikutin. Ayaw mo na lang yung motherboard, yung manufacturer na lang ng motherboard ang mag automatic na gagawa dyan. Pero kung kabisado mo naman, pwede mo siyang overclock. 533 MHz, 400 MHz, pwede mong pataasin. Okay? Kaso, ang drawback dyan, mabilis mag-init yung memory mo. Mabilis mag-init yung CPU mo pag in-overclock mo. Ang advice doon, kung gusto mo mag-overclock, dapat nasa air-conditioned room ka para hindi mag-overheat ang computer mo. Okay? Ngayon, tuwing may gagawin ka rito, halimbawa, yan, binago ko, di ba? Nagbago ko dyan, nag-load settings ako, okay. So, para isave ko kung anong ginawa ko dyan, pipindutin mo yung F10. Okay? F10. Doon. Okay, then okay. Magre-restart na yun ang pusa. Okay? Pakinggan natin yung beep codes. Isa na lang. Okay na. Okay? Ngayon, magsasimulate tayo ng isa pang problema. Halimbawa, tapatayin ko muna. Okay. Tatanggalin ko si hard drive. Okay? Tatanggalin ko si hard drive. Okay? Tapos, titignan natin sa CMOS ngayon. Okay? On natin yung computer. Delete natin ulit. Yan. Tignan natin kung naka-install yung hard drive natin. Halimbawa, assuming na hindi ko tinanggal, no? Assuming na sira yung hard drive nyo. Okay, anong lalabas dito sa CMOS settings na to? Yan. See? Not detected. Okay? Not detected na siya. Okay, kahit dun sa advanced setup na to, wala na yung boot device, wala na siyang makitang hard drive. So, hindi niya alam kung saan siya magbo-boot. Okay, ngayon ito, tulad nito, nabago na naman yung clock, ibig sabihin, kailangan ko napalitan yung baterya niya. Okay, 16, 2020. Okay, time natin, military time, 15, okay, 4 o'clock na pala, so, gawin natin 16, 22, okay, tapos F10, okay, hindi siya detected sa CMOS, syempre, pagdating niya sa nag-boot na yung computer natin, wala na. See? Yan, ang error. Okay? Ngayon, patay natin ulit. Okay, guys. Ngayon, nakita nyo.
tinanggal ko yung hard drive sa motherboard, diba, dinisconnect ko siya. Sinimulate natin yung error na yun. Tapos tinignan natin sa CMOS, so wala siya. So wala talaga siyang ibuboot. Ngayon, yan yung mga possibilities na pwede nyo ma-encounter. Kasi pag inon nyo si computer, magbibip siya ng isang beep. Pero lalabas yung error na yun. So ibig sabihin, checkin nyo yung hard drive nyo. Kung connected siya o disconnected, baka madumi or whatever. Okay, ngayon magsasimulate pa tayo pa ng isang error pa sa hard drive. Okay, sige, tingnan natin. Ito guys, pag nakita niyo yung error na yan, yan, isa pang error na sinimulate natin, yan. Okay. Yan. A disk read error occurred. Okay. Press Ctrl Alt Delete to restart. Okay. Yung ganung error na disk error occurred na yon, na i-restart mo yung computer mo. Ang problema nun, okay, dalawa possibility yung problema nun. Yung hard drive mo, okay, sira din yung hard drive mo, or itong cable. Itong cable na to. Itong SATA cable, baka sira. Okay, papalitan. Or mismong yung slot do ulit yan, yung slot na yan. Yan, close up ko lang ah. Oh, yung slot na yan, baka madumi. Okay, so tatlo yan. Either sira yung hard drive mo, okay, or yung cable mo sira, or madumi yung slot. Okay, so ayusin mo lang yung ano nyan. Ayusin mo lang yung kabit nyan, kung okay naman siya lahat. Tapos itry mo ulit na i-on yung computer mo. Okay, yan. Detected na siya. Oh. ID hard disk detected. Oh, auto-detecting. Okay, kanina hindi niya ma-detect a disk error. So, hindi niya ma-detect yung hard drive mo. Kasi nga, sira yung hard drive, sira yung cable, or madumi yung slot. Okay? Yun ang, ano nun, yun ang gagawin nyo pag na-encounter nyo yung error na yun. Okay? Okay guys, medyo mahaba yung video natin ngayon kasi nag-simulate tayo ng mga errors. Okay? Regarding dun sa power on self test, yung post na yon, tapos sa CMOS, yung BIOS, yan. So, ayan, okay na. Nakita nyo yung mga errors. So, alam nyo na kung next time na gagawin nyo pagka encounter nyo yung error na yon. Okay? Sana may natutunan kayo. Mahaba itong video na to. Panoorin nyo. Pati yung mga previous episode, panoorin nyo. Marami kayong makukuha dun eh. Lalo na yung mga baguhan na hindi pa nakakapanood, nakakasubscribe pa lang. Panoorin yun. Marami kayong makukuha ron. Okay. Sa susunod na episode ulit, gagawa tayo ulit ng magandang episode na may matutunan talaga kayo. Yan, kailangan ko ipakita yan kasi yung next episode natin, halos magkarugtong sila eh, kasi hindi natin magagawa isa kung hindi nyo alam yung BIOS setting eh. So, yung next episode, yun, gagawa na tayo ng bootable na Windows. Gamit ang USB natin, mag-install tayo ng Windows operating system sa computer gamit ang USB natin. Okay? So, abangan nyo yung next episode. Okay? Like, share, and subscribe. Pakikalat sa lahat ng mga kaibigan nyo. Okay? Share, mag-subscribe kayo. Tapos, click nyo yung notification bell. Okay? Peace out. Please like, share, and don't forget to subscribe. Thank you.